Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. At di ba na pag medyo nakakaedad, medyo talaga. Sabi nga lagi ni Pastor Eric, gusto mong i-reserve yung boses mo sana in order na ma-voice out mo ng powerful yung pong message sa ating Panginoon. But every time that you started singing the praise and worship sa ating Panginoon, hindi mo mahaawat mo yan eh. Why? Because it is not you. It is not us that singing right now. It is the Holy Spirit in our spirit na siya pong maawit sa atin po. But before we start po sa ating pong message, let me ask some news. Ano pong balita ngayon sa COVID-19? Okay na siya. Okay. Sino po rito nakapakinig ng balita na I think sa US yata may natuklasan na vaccine. Sino po nakapakinig ng ganung bagay? It is under laboratory test po yata. Anyway, before we start again the message, for the past 2 or 3 weeks or maybe a month ago, puro yun po yung balita eh. Because ang ugali ko po kasi, I'm just reading the newspaper every morning at pag-uwi ng bahay, nanonood po ako ng mga news. Paging, lagi po yung pinaka-front headliner po. I mean, head news, pinaka-una-una po ay pinaka-ano po. At because of this, marami po ang natatakot. Sino po rito ang nurse? Pakitaas mong kamay. Okay. Let me ask you one question. Let me ask you some question. Ano po ang immediate na solution o immediate na prevention o immediate na cure sa COVID? Ano sinasabi po nila? Thank you po. Aside from sa pinaka-hygiene, sinasabi po natin, ano sinasabi lagi ng mga medical na person? Ano, ate? Kinakailangan daw, the first na ating defense, yung ating immunity. Pinalalakas daw po natin. At ang katotohanan po nito, yung lahat po ng gumaling na nagkaroon po ng positive na case ng COVID, ang kanila pong reason is that malakas yung immune system ng taong ito. So nangangahulugan, they prove it na in order na ma-counter natin yung ating pong ano, aside from yung pong prevention na ginagawa po natin, yung ating pong immune system, kaya nga po tingnan po niyo sa ground, sa grocery, sa pharmacy, nagkalat po yung vitamin C. No? Nauubos na po yan, online, binibenta po yan eh. Nung nakita ko po yung isang kasama namin na nagbibenta ng vitamin C, ang sabi niya, it is around almost 120 pesos eh. You know how much is selling now? It's almost 1,000 pesos. Because nakakaupusan po yan. Kasi yun daw prevent, yun daw pinaka-the best na panlaban daw po yung vitamin C. But let me go. Kung ano talaga ang tunay na reason kung bakit mas maganda po. O anong solution para po magkaroon tayo ng malakas na immune system. Alam niyo po ba kung anong pong dahilan? Ano po po ang reason para lumakas yung immune system natin? Praise and worship. Kuya, parang napakalayo naman na sinabi mo doon sa immune system, sa praise and worship. Pupuntahan po natin po yan. Para po malaman ng bawat sa po sa atin na in every Friday, this will help us to build our immune system strong. Bakit po? Let me ask again. Ano pong dahilan ng paghinapon ng immune system po ng tao? Tell me. Stress. Worry. Anxiety. Problems. And many more. Yung binanggit po natin po yan, ano po solution po dyan? Praise and worship. See? It will go back to the Lord. Kaya po it's so sad to know that as some churches, they cancel their Friday service. It is their prerogative. And we will not judge them. I will not judge them and we should not judge them. Ang tulong ng sabi po nila, this is the way how to help to counter the COVID. Cancel our Friday service. Cancel our praise and worship. Cancel a day that belong to the Lord. Ang pinagtatako, bakit hindi mo i-cancelin ng Monday? Sunday, Tuesday, Wednesday. Bakit Friday mo kakancelin? You see?
There is no logic. And I'm so happy na makita po yung bawat kapatiran po natin nagpunta. Despite nung kumakalat na balita po, despite nung ginagawang kaparaanan ng mga tao to prevent po yung kung sicknesses, ay narito po tayo, sasama-sama tayo. Bagamat yung kagayon na po, hintay nagkamayan, okay po yan. It doesn't mean na wala tayong tiwala sa ating pong Panginoon. We're doing our part. But the most important, let us put our 100% trust sa ating pong Panginoon. If you go back to the history of the Bible, yung pong coronavirus is a very, very simple thing sa ating pong Panginoon yan. Meron pa ba lalala doon sa patay na binuhay? Siguro wala na po siguro. So let us continue trusting the Lord. Hindi po COVID ang ating pong sermon for today. Inopen ko lang po. Let us start with a person. Guest person. Sino po yan? Michael Jordan? Ha? Si Michael Phelps. Siya po ay isang magaling na boksingero. Ha? Ha? Swimmer pala siya. Mali-mali ato yung na-research ko. Si Michael Phelps po ang pinaka the most decorative na Olympian player. Meaning, sa lahat ng sports po sa Olympic, basketball, volleyball, swimming, running, lahat po yan, si Michael Phelps ang kinakilala pong the most decorative, sabihin the most famous among the best. Hindi po natin paabain yung ano po niya sapagkat baka pumakain yung akong message. Just to give you a brief history po, he has 28 gold medals in Olympic. Nobody in the history nakakuha po ng 28 golds sa Olympic. He has the record. He hold the record for 100 meter freestyle, 100 meter butterfly. Tanggitin niyo na po yan. Kahit ano po, kahit bugs. Pagdating po sa swimming po, siya po may hawak po ng record. And until this day, pag nababanggit po yung swimming, si Michael Phelps po ang lagi po nasa isip po ng tao. Very good po yung sagot po ng Michael Phelps. Sumunod po. Yeah. Hindi po yung wrestler. Ha? Tama po si Messi. Si Lionel Messi. Siya po ay isa pong Argentinian na until this day naglalaro po sa football. Kinuha po lang po lahat po ng sports. Maraming klaseng sports eh. But these sports are the most famous around the world. Yung pong soccer, napaka-famous po niyan, especially sa Middle East. Tinalo niya po si Pele at si Maradona. Sapagkat yung kanya pong record, nag-break po siya sa MVP, sa paglalaro po ng FIFA at sa mga local na kanya pong nilalaro. Until this day po, kilalang kilala po yan. Banggitin niya lang po sa Saudi Arabia, who is the greatest soccer? Sasabihin siya kagad si Messi. Yung kanya mga commercial po dito. Next. Ha? Tama, si Usain Bolt. Kung tawagin po yan, the Bolt Lightning. Si Bolt po ang may hawak na record until this day ng pinakamabilis, and it is considered the most fastest person in the world. World record, Olympic record, binarek po lahat po niya ng 100 meter sprint, 200 meter sprint, 400 relay. Sabihin na po niyo lahat ng kanya pong running. Siya po may hawak po ng record po sa Olympic at sa world po, si Usain Bolt. Manny Pacquiao. Si Kobe Bryant po. Namatay po siya nung kailan po? Asa? Ha? Michael Jordan nga. Tapos si Eric. Pastor Eric, ano? Nagtala naman ako. Si Michael Jordan po. No? Siya pinaka-the best. Marami po lagi na sa basketball. No? Abdul-Jabbar, si Larry Bird, si Dr. Irving, si marami po yan. But Michael Jordan, until this day po, even though there's a Kobe Bryant, there is a LeBron James, o sino-sino pa man si Wade. But Michael Jordan, when you talk about basketball, he's the doctorate for the basketball. And lastly po, pagdating sa boxing, sino po sa palagay niya ang greatest? Pacquiao? Tyson. This is my personal. Marami po yan, but this is my personal choice. Pagdating po sa boxing.
Manny Pacquiao. Not because we are loyalists, we are a nationalist. Marami pong mahuhusay, no? If you try to search the Google about the history and even sa mga Wikipedia, hindi babanggitin si Manny Pacquiao sa number one. Ang madalas ang aaway po, ang contender po niya, si Muhammad Ali at saka si Robinson. Yun lang pong dalawa pong pinag-aano po dyan. But among the best, kasama po si Manny Pacquiao. Why I choose Manny Pacquiao? Because he's the only boxer, he conquered 8 division classes. Wala na pong ibang boksingero. At ang sabi po ng mga sports analyst, hindi lang po mararating na ibang boksingero, narating po ni Pacquiao. Nobody, until this day, na isang boksingero, naaabot po ng 8 division class. Si Manny Pacquiao lang po yun. Na-conquer po niya lahat po yan. At kung isa-isa po natin, mahaba po yung kanya pong achievement. Anyway, alam na bawat sa po sa atin yun. But trivia, you know what is the last class na hinandel po ni Pacquiao? The last na boxing class. It is a middleweight. Middleweight class. Actually, ang kanya pong weight lamang is about featherweight. But umakyat po ito ng middleweight, tumaas ng konti, 154 pounds, na-conquer po ng tao pong ito. What is the next for middleweight? Did you know? Ha? Huh? Junior heavyweight. At kung sasabihin po ng iba pong sports analyst, kung si Manny Pacquiao daw po is around 28 years old, up to 30 years old, he can also conquer junior heavyweight. Imagine po ninyo, the first person that will go up heavyweight is Manny Pacquiao. But since may edad na po ito, hindi na siya makat po. Junior heavyweight. Then the last weight po is the heavyweight. At yun po, hindi nakakayanin Manny Pacquiao po yun. Malalaki na po yan. Why I mention these things? All these people have different sports, different character, different attitude. But they have one in common. They have one in common in order to achieve that level. At alam niyo po yung ano? Reward. Lahat po yan nakatutok po sa reward. Any person, any sports player, anybody na gusto mong i-achieve kung ano man yung dreams mo, you're always looking forward dun sa reward. Kasi yun ang motivation po yan eh. Kaya lahat po sila, yun ang kanila pong in-achieve. Kung titingnan yung buhay po ni Michael Phelps, hindi po siya kilala during that time yung kanyang college day. No? Si Usain Bolt, yung kanyang bago siya nag-champion po yan, nagsi-second place lang po yan. Laging tinatalo ng USA. But you know what he's saying nung kanya po nagkaroon achieve? Because I was always looking forward to sa reward na makukuha ko pag nag-champion ako. At yun lang po naging motivation po nila. And I do believe all these people and the rest ng mga sikat po ng mga sports o sikat na tao and even businessman, yung reward po ang nakatutok sa kanila. Kaya nga po ang ating pong topic ngayon o ang ating pong sermon for today is about reward, but not the title about reward. Let me read the verse. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Let me highlight again the judgment seat of Christ. That everyone may receive, everyone, not some, but everyone may receive the things done in his body according to that he has done, whether it be good or bad. At ang title po natin message ngayon is the day of accountability. Darating sa buhay po ng isang tao na tayo po lahat ay mag-a-account. Kung sino man pong accountant dito, in every year, there is an accountability assessment. Ano bang ginawa mo? Magsusulit po tayo. At yung accountability po na yan, yan po ay darating sa bawat isa po sa atin. Bilanggit dito yung judgment seat of Christ. The judgment seat of Christ, it is an event na hindi po pwede takasan ng bawat isa. Sometimes they call it Bema Judgment. At mamaya, ipaliliwanag po natin at kawain po natin yung message na ating Panginoon. Marami po ang nag-try to interpret, to illustrate, or to represent, or to demonstrate, or i-show kung anong klase po yung judgment seat of Christ. Because of the limited mind ng mga tao, hindi nila makreate talaga mismo kung ano yung mangyayari during that time.
But they have idea. Ano ba yung judgment seat of Christ? Ito yung idea na maaaring kulang. But let us examine kung ano yung magiging place ng judgment seat of Christ. The central one is the Lord Jesus Christ. If you try to see the wind, the clouds on the left side, on the right side, wala po dito. Ayun. Yan pa'y concerning about the rapture. If you try to read the Bible, there is a rapture na mangyayari po dyan. That after the Lord Jesus Christ descend from heaven, yung lahat doon po na tumanggap sa Kanya, na una po ay mga namatay, babangon po yan, at tayo ng mga nabubuhay, na inabot ng pagkabuhay pagdating ng ating Panginoon. Sabi doon, in a twinkle of an eye. Pagka nag-twinkle of an eye po yan, napakabilis po yan, milliseconds lang po yan. Mawawala ang tao. Sino po ito nakapanood po ng pelikula po ni, sino po yung piloto? Nicholas Cage. Na suddenly nagkawalaan po ng tao. Pagamat hindi po exactly ganun yung sinasabi po ng Biblia. But these things will happen. Then after the rapture, it will come to the judgment seat of Christ. Ang question ngayon is, what is judgment seat of Christ? Upang makita po natin yung pong reward. Mamaya, papalikan po natin po ito niya. The judgment seat of Christ is an special event wherein Christians get rewarded. Kaya ako po inuna kanina yung ating pong example, yung kanila pong motivation is about reward. Baka tayo nalimutan natin, o maaari hindi natin alam, someday, pagakat natin doon sa white sa judgment seat of Christ, all of us will be rewarded. At yung reward na yon, ito yung mga bagay na hindi nasisira, na sometimes hindi natin naiisip, mas naiisip pa natin yung alin, yung ating sweldo every month. Kaya pag naisip mo every month yung sweldo mo, na darating na naman itong katapusan na naman ito, ang sigasig mong pumasok, ang sigasig mong magtrabaho. Bakit? Kasi 29 na eh. 2 days na lang, sweldo na ako. O iba rito, early pa sa may sweldo. Napakasigla pag darating po yung araw po ng sweldo. Pero yung reward ng ating Panginoon na supposed to be habang buhay matatanggapin, paliwala, may reward ba ako? Okay. Parang ganun lang. Mamaya malalaman po natin kung anong importante ng reward nito. But this is an event na kung saan i-reward po yung lahat po ng tao. Merong misconception about the judgment seat of Christ. Meron po yung judgment seat of Christ versus the white throne judgment. Pag sinabi kasi ng tao na dalang araw hahatulan tayo papunta sa impyerno, that's a white throne judgment. Minsan pinag-iisa natin yung dalawa. This is a two different place. The judgment seat of Christ is different from the white throne of judgment. Doon po tayo papasok sa judgment seat of Christ. Doon natin huhulak-ahukayin kung ano yung magiging motivation nito in order to serve more sa ating pong Panginoon. It's also called Bema Judgment. Let me explain the Bema Judgment. Yung pong Bema from the word na Greek. Alam naman bawat na bawat sa po sa atin na yung pong Olympic nagsimula po yan sa Greece. Ang mga Grecian po, mahilig silang magpalaro ng mga sports. Yung mga pana-pana, patbuhan, yung mga pumapato ng mga javelin throw. Sa lahat po yan, halos nang galing po yan sa Greece. So in every year, nagkakaroon sila ng meet upang maglaban-laban yung lahat ng manghuhusay. So nangangahulugan, ang Olympic po, nagsimula po yan sa Greece. At kung titingnan po ninyo nung araw, ang Olympic po ang binibigay, alam niyo po ba yung dahon na sinasabi dito? Laurel. So originally, nanggaling po yan sa Greece. Ang ginagawa po ng Greece, after po nung event, I don't know for how many months, magkakaroon po sila ng pagtitipon sa harap ng isang elevated na stage. Yung po meaning po ng Bema. Elevated stage. Ang pinakano po niyan. So nangangahulugan, pag nagtayo po dito yung pong judge at andyan yung buong player, isa-isa po tinatawag yung mga nakakuha po ng first prize para bigyan ng laurel. At iyaharap sa tao upang sa ganun, makita po ng tao
na ito yung nag-champion sa swimming, ito yung nag-champion sa ganyan, ito yung nag-champion sa ganyan. But definitely, lahat po ng player is qualified. Kaya ang Bema judgment po is about rewarding. Hindi po siya judgment. So, pag sinabi po ng Bema, nangangulugan, your time to reward, to time to receive your reward. Parang ganito lang po yan. Imagine po ninyo, in even this day, yung principle po ng Bema, ginagamit po yan sa mga gumagraduate po ng college. Right? Lahat tayo, participant po, candidate sa mga graduate katulad po ninyo. Pero hindi po lahat tinatawag para kumuha po ng honor o ng medal. Yung lang pong nag-aral na mabuti, yung lang pong nagsipag, at yun lang po na talaga pong nagtutok sa kanya po pag-aaral. They deserve to receive a medal. And later on, diyan po pupunta ang message po natin. That you are all part of the judgment seat of Christ, but definitely among you, somebody will become an honor, outstanding Christian na siyang bibigyan ng ating Panginoon. Sinong participant po sa Bema Judgment? Of course, number one is the Lord Jesus Christ as a judge. Never, never think that once you face the Lord Jesus Christ during the Bema Judgment, kaya mo makiusap. Lord, tutal naman, bait mo nung ano, bait mo nung punta ka ito. Baka may pwede ka dito. Baka pwede namang patanin ko sa ilalim, under the table. You have to remember that the Lord Jesus Christ, when He comes back, He will not be a lamb anymore. But He will be a King of Kings and the Lord, and a judge para i-judge tayo kasama ng buong mundo. So, participant po sa Bema Judgment is the Lord Jesus Christ, who is the main actor po. Second is armies of heaven. Why there's an armies of heaven? Because after the Bema Judgment, there will be a great war. At lahat ng tao na kasama po doon, we become an army of God. Kaya kasama na ating Lord dyan pag dumating siya rito. Because after that, hindi natin mapangitin, there is a succeeding event na gagawin po niya. And he need an armies of heaven. This will be a testimony, a witness. Magwi-witness po yan. Parang audience. Pag umakyat ka, binatapungan ka na ng corona, palapakan yung armies of heaven. Yes, yes! Si Kuya Ariel, napakadami, yes! Ang kala namin eh, talagang walang ginagawa, pero behind the scene, siya palang gumagawa, ang dami, yes! Nagpapalakpakan sila. This is the armies of heaven. Sino pang mga ministers? Ang ministers pong angels. They're the one that testing your work. Pauna po yan. There will be a test, accountability sa lahat ng ginawa po natin. And lastly po, the body of Christ. So ang participant po, it is not unbeliever. It is us who accept the Lord Jesus Christ. Pagkakat po natin po doon, magkakaroon po ng testing po yan. Yun po ang gagawin po natin doon po sa heaven. Then, if this will be the participant, what will be the event? 1 Corinthians chapter 3, verse 11 to 15. For any foundation, for any other foundation, can no one lay down, the one being laid. Sino na una? Who is the Lord Jesus Christ? And if anyone builds on this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, each one work shall be revealed, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. Tumating na po tayo. Ang sabi po doon, yung lahat ng nilay down ninyong foundation dito sa lupa, gold, silver, hay, wood, lahat po yan, it will be tested by fire. And the fire shall try each one work as to what kind it is. Kaya nga hindi mo pwede tago paglilingkod sa ating Lord. You might be here, your presence is here, physically presence here, but yung pong ate pong mind is outside. Alam ng Lord yan. It will be revealed later on. At ang sabi po rito, if anyone's work which will build remains, kung sino man daw po yung nakagold, nakasita, he shall receive a reward. And if anyone's work shall be burned up, katulad ng wood, ng stable, ng hay, he shall suffer loss, but he shall be saved yet. Kulang po yun. Sorry po. Yet so as by fire.
Pagamat nasunog yung ginawa po ninyo, kapatid, ang sabi daw po doon, ligtas ka. Fine! Ang katuwir natin, ganun mong pala, pareho ng partay ligtas eh. I don't care. Kung yung man sa iyo ay ginto, kung man sa iyo ay silver, kung sa iyo ay bronze, anyway, both of us are safe. We are in heaven. Yun ang mentality ng isang Kristiyano. And this mentality should break right now. Kaya maraming Kristiyano ngayon sa buong mundo, ang tamad. Hindi makapag-evangelize, hindi makapag-serve, hindi makapag-share ng Word of God. Why? Because they are not concerned about these things. Ang akala nila, time will pass, anyway, every one of us will meet in heaven. Right? Yan naman ang importante. Kaya hindi natin ma-motivate yung ating mga kapatid o yung iba pang member ng body of Christ because they're not thinking these things. For them, their destination is only heaven. Heaven, heaven, heaven. But did you know that there's an event in heaven? Ang akala niyo, pagpunta mo ng heaven, we just only sit down there and relax? Mamaya, titingnan po natin. Para po ba ma-challenge po yung bawat isa po. If we believe, which is some Christians, that all saints will the same status in heaven, then what poor is this 1 Corinthians chapter 3, verse 11 to 15? Kung pare-pareho lang tayo ng status sa heaven, what's the purpose of this? Bakit kailangan pag-testin yung ating pong work? Bakit kailangan pa malaman kung ano yung ginawa mo sa body of Christ? Bakit kailangan pa malaman? Assuming there are two persons, they accepted the Lord Jesus right now. Tinanggap nila. Then upon receiving the Lord Jesus Christ, yung isa immediately nag-minister. Ibinigay yung kanyang pong buhay. For 20 years, nag-serve po ito sa ating pong Panginoon. Yung kanyang commitment, you cannot question his commitment. After 20 years, he died. At yung isa naman, nakasabay na tumanggap. Nanatili na lamang umupo. Nanatili na lamang maging regular attendee. Nanatili na lamang na takapakinig. At pagkatapos, uwi. Kinig, uwi. After 20 years, namatay. At pagmulat ng dalawa, they see each other in front of Bema Judgment. My question is, do you think they have the same status? Wala bang karapatan magsalita yung nagbigay ng buhay ng for 20 years. Lord, pinigay ko yung buhay ko sa iyo eh. Pagdating pala dito sa langit, sa judgment mo, pareho lang pala kami nito. If I die today, and I saw Paul, Saint Paul in heaven, do you think we have the same glow? Same glory ni Paul? Pareho lang tayo, Paul. Yung pinaghirapan mong pagkanta-kanta sa dungeon, yung pagkalakad-lakad mo na maraming na mahabang-mahabang panahon, yung buhay mo na sinuong mo na wantik na mamatay ng ilang beses, pagdating pala dito, pareho lang pala tayo, Paul. Samantalang ako, nag-assistant lang ako doon sa baba. Pareho lang pala tayo. See, there is no sense. Wala pong sense. Let me tell you something. There are some theologians believe that once we go in heaven, we have a different glow. Nag-iiba yung liwanag natin. And this glow will come on the reward that you receive. Kaya ang ating Panginoon pinupush ang bawat sa atin. When we accept the Lord Jesus, there are three judgments that God imposed on us. Number one is the judgment during that cross of the Calvary. Because you are a sinner, God condemn you. But because of the Lord Jesus Christ, we become saved. That's judgment number one. When you enter to the family of God, you become, lagi yung sinasabi po yan, lagi kong pinauulit po lagi, sapagkat alam ko naman po kung ang dapat takbuhin ng isang pong Kristiyano. You become a son of God, a children of God. At because meron kang, ikaw po ay anak ng ating Panginoon, there will be a judgment on you. Panagkakasalangan na ka ng ginagawa ba ng magulang? Ha, okay lang anak. Okay, patuloy mo lang yan.
Ang ginagawa ng anak, ng ama, o ng magulang, dinidisiplina ito, ini-impose yung judgment doon sa kasalanan mo in order for you not to repeat again the same sins or mistake or wrong. That's the second judgment. But we forget the third one. You are not only a children of God, but you also a servant of God. And there will be a judgment on the servant of God. Ano yung judgment yun? Binigyan kita anak ng talent, binigyan kita ng oras, binigay ko lahat sa iyo. Even treasure, wealth, talent, skill, lahat binigay ko yan. But there will be an accountability. Hindi ko lang binigay yan para lang ma-enjoy mo buhay mo. There will be accountability. Kaya nga binigyan kita ng talent to speak. Because nakita ko ang GCC that they need more preacher, more strong preacher. Pero ginawa mo ano? Sinarado mo yung bibig mo at hindi ka pala kontento, pinahiin mo ng todo in order hindi magamit yung iyong talent na pinagkaloob natin. There will be accountability. When you go up to heaven, hindi liligtas sa ating Panginoon niya. God, the Lord Jesus Christ will ask Himself, anong ginawa mo, anak? Binigyan ka ng kayamanan sa lupa because He knows that yung some member ng GCC, they need financial support. Kaya ipinadaan ko sa iyo, hindi ko mapadaan doon sa kapatid. Because I want to see the glory, my glory, in your life. Kaya binibigyan ka ng maraming blessings. Anong ginagawa mo, anak? After mo receive yung blessings, you put it in your pocket. Then, yung pocket na ito, ginawa mo po dito, sinusin mo pa, para hindi siya lumabas. There will be accountability. Kaya na po, pinag-usapan po namin yung blessings. Nag-exude yung kapatid dito eh. Actually, may gusto po ako sabihin po. You know what's the meaning of blessings? Not for our own pleasure. Para lang yung ating pleasure, yung ating pong joy, makontento. Hindi po yan ang meaning po ng blessing. When you try to read the Word of God, blessing means God's glory. Kaya kami blessing. Hanapin mo kagad, Lord, anong glory ang gusto mo ipakita sa blessing na ito? Ay, hindi. Pag nalangin ka, Lord, nangangailangan po ko ng magandang trabaho, then God give you a good company. Lord, kinakalangan po ng malaking sweldo, and God give you a good salary. Pero ano po mapasa isip mo? Bilang bahay, bilang ito. Walang problema po yan. But did you ask yourself kung bakit ka binigyan ng sobrang-sobrang ng ating Panginoon? Ang sabi ko ulit, ang meaning po ng blessing, it's God's glory. Immediately, find the meaning nung bakit ka tumatanggap. There will be accountability later on. Hahanapin po natin pong Panginoon po yan. Lahat po ito, sinasabi po natin upang makita po ninyo that later on, magkakaroon po tayo ng accountability. One of the preachers said that the quality of life in heaven, sabi niya ulit, yung pong kalidad ng buhay. He's talking about the quality, not the quality of life here on earth. Hindi yung quality sa lupa. The quality of life in heaven, sapagkat meron po doon, will determine how your quality of your life on earth. Kaya kung tayo po ay papatay-patay sa paglilingkod sa ating Panginoon, there will be accountability sa bawat sa po sa atin. And also, one of the belief, assuming na yung belief po ng mga theologian sa ito, na meron nga pong uri ng glory sa langit. Imagine po ninyo, kung tayo po, katulad na po ninyo, kumagraduate po kayo, candidate kayo for graduation, you strive hard, nagtrabaho po kayo, yung iba po hindi po na ito nag-aaral mabuti. May umaakat po rito na honor. No? Sinabitan po siya ng marami pong medal. Normally, ano po nararamdaman po ng mga estudyante na kakapunod sa may honor? Ano yung sana? Sana ako, sana yun. Sana ako yun. Yung ganong sitwasyon, madali po yan eh. After few months, after a few years, malilimutan mo na eh. Kasi why? Kasi yung nakareceive po ng honor, bawa, example, tinawag ko, Berhilya Manlapas, tanggapin mo ang iyong pong 10 medalya. Patutuhay mga nyo dyan.
Pero normally, nagkakaroon po sila sa hala ko yun eh. Pag hindi mo nakita si Kuya Boy-Boy, wala na yung pinakano po doon. But this day, ito sinasabi ng Bible judgment, it is an eternal life. They believe, assuming that it's incorrect, they believe that every time you walk on the heaven and you see the glory of your brothers na naglulinig, ano mararamdaman mo? Samantalang ikaw aandap-andap yung luningin mo. They said that wala nang masyadong ano po doon eh. Wala daw po masyadong na yung pong pagsisisi, pinakano po. Remorse. Ang tanong kasi minsan, lagi natin sinabi, there is a holy anger. Yung holy anger na pinakita ng ating Panginoon na isang emotion na kung saan, kaya siya nagalit because justify yung ganyang galit. Sa heaven, na sabi nila, there will be a remorse. A holy remorse. People will think, sana nag-commit ako katulad ng ginawa ni Kuya Bones. Kaya yung kanyang crown, napakadami. Samantalang ako, aandap-andap yung crown ko. Imagine po ninyo, kung halimbawa lang po, na tama yung sinasabi nila, nagsasalubong kami ni Kuya Bones. No, ando doon siya. Apa, si Kuya Poncion ba? Pagsabi ko, paano kailangan si Kuya Poncion? So, tingnan mo, sobrang liwanag nung kanyang ano eh. Nung kanyang glory. Eh, ikaw ngayon, pagka pareho kayo, magka-GCC kayo, magka-member kayo, assistant pastor ka. Samantala yung liwanag mo, andap-andap na gano'n. Anong gagawin mo? Sandali, mag-iba tayo ng dahan. Kaya, pasasalubog ko si Kuya Pons. Imagine po niyo, it's a comedy scenario. It's a comedy na maaaring magandahan sa atin. Pero if ever, assuming na tama yung sinasabi nilang gano'n, that will be your life for eternal. Hindi yan katulad na may graduate pag hindi mo nakita yung may medal. Okay na, limot mo na. But these things, everyday makikita mo, you're supposed to be na member mo na walang crown yan. Wala namang ginagawa yan eh. Pero pagdating sa langit, nakita mo napakarami pa ng crown compared sa iyo. May habang ka, nag-preach ka, nagsishare ka ng word of God. Then suddenly, nalaman mo, yung palang kinukutya mo o hinahamak mo, siya pala yung maraming crown. The reason why I said these things, kaya ako sinabi po yan, because they mention crowns. Anong purpose ng crowns kung hindi magbabarish yung glory ng bawat isa? This is the 5 crowns na sabi po dyan. The number one is incorruptible crown. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 25 to 27, ang sabi po dyan, these people are the one that completing the race. Ang sabi ng Lord, once you complete the race, ang sabi ni Paul, you will receive a corruptible crown. At ang sabi ni Pablo, lahat tayo nilagyan ng race ng ating Lord. Bawat sa po sa atin, tumatakbo po tayo as an athlete. At sa pagtakbo po natin, may mga obstacle yan. Ano yung obstacle po natin? Maaaring ito po yung humps. Maaaring ito po yung red signal, warning, yellow. Maraming kaparaanan po yan. Yan pong pride ninyo, isang obstacle sa ating pong Panginoon. Hindi mo ma-conquer yung pride mo. Ang nangyayari tuloy, yung pride mo, that keep on holding you to give your 100% sa ating pong Panginoon. Yung takot mo na ibigay mo yung oras mo, lagi ko po sinasabi po yan, because the main reason why the people cannot serve, because they don't want to share their times, yung free time po nila. Bakukuha yung time ko eh. Nagtatrabaho ko, uwi ako ng bahay, yung aking social media, yung aking Facebook, kaya ito nila oras ko, makukuha pa ng church yan. Aatin pa ako ng practice. Kada ano oras sa practice nila, naabot sila ng 11:30. Tapos pagdating pa ng Thursday, tutulog ka yan. Aatin ka pa ng dawn watch. Kawawa ka naman. Kapatid, hindi ka kawawa. Kapatid, you are blessed. Because you have crown. Hindi mo naiisip yan. Hindi mo nakikita. Anything is not tangible, hindi yan ina-aspire ng tao. Yung pong salary is tangible. Bakit? Every month, sigurado darating yan. Yung eternal life, even yung eternal life natin is not tangible. Hindi natin nakikita. Kaya nga, we don't care kung nagkakasala tayo. We don't care kung ayaw natin sumunod sa ating Panginoon. Why? Kasi yung eternal life natin is intangible. Hindi natin nakikita. Itong mga reward na ito, itong mga crowns na ito, intangible din yan.
Kaya sabihin mo yung reward, hindi people, hindi sila na-excite. Wala, okay lang yan. But make sure na okay yan. Sabi ko sa'yo, one of these days, pupunta natin dante ka. Diyan sa time malalaman mo, tama yung sinabi. Hindi ako nagbigay ng importansya. Binigyan ka ng race. Every time na matatapos mo yung race mo, yung iyong pride na nagsagiging obstacle, oops, anak, na-conquer mo yung pride mo, nakapagpatuloy ka. Here, incorruptible crown, kasama sa iyan, sapagkat nag-victory ka. Yung mga obstacle ng pamilya mo, huwag ka na maglingkod dyan, wala namang kwenta yan eh. Then you conquer. Anak, ito yung incorruptible crown para sa iyo. And I do believe this incorruptible crown is not only a one crown na pagpinatong sa iyo. Everything that you surpass sa paglilingkod mo sa ating Panginoon, puro incorruptible crown po yan ipinagkakalob sa atin. Kaya ang tawag ko sa incorruptible crown yan, ano? A victor's crown. Kada magtatagumpay po kayo, you have a victor's crown. Papatong ng papatong po natin. Pag sinabi natin kasing crown, there is some glory, yung liwanag, yung glow. Kaya nga nabuo sa iba pong teologian na itong glow na ito, the more na pinapatong yung crown, the more yung glory mo. Alam niyo po ba yung pag nakita mo yung tao, kala mo may bilog na maliwanag na gano'n? Hindi po yung halo gano'n eh. Yung tao po parang yung parang malaking fire, nakikita po siya. So pag nakita mo po sa ano, parang liwanag din, di mo nakikita yung tao. So habang tumadami yung crown na yun, yung diameter ng iyong kung glory, tumataas po na tumataas po yan. Kaya marayo pa lang, kita mo na kaagad eh. Kung sino yung naglilingkod, ah, kilala ko na yan. Bakit? Tingnan mo yung laki ng glory niya. Kaya I do believe si Paul, napakalaki ng glory ni Paul. You cannot na question yung glory na ni Paul na ginawa po niya. So sa victor's crown, ano po yung pangalawang crown? Sa crown of life, nasa book of Revelation chapter 2, verse 20. Ano pong crown na ito? Those Christians endure hardship, humiliated, and fight their faith till end will receive a crown of life. Kaya yung pong mga unang Kristiyano na sinuno, pinakain, at pinakain ng buhay, ikinulog, pinako ng lahat po yan, they will receive a crown of life. Doon po mga nagbin-message at dinuduraan na nakikita natin sa US, sa Israel, even Israel. Ito mga batang ito, the Hujo. Anong ginagawa po nila sa kapwa nila Hujo na nagsishare ng Word of God? Ini-speak nila, pinababoy nila. They have the crown of life. One day, they will receive the crown of life. Alam niyo, madali pong tanggapin yung mga taong ito na nag-speak, nag-humiliate, hinahamak, kina-character assassinate po yung ating pong pagkatao. Sapagkat alam natin, they don't believe the Lord Jesus Christ. Wala silang relationship. You know what's the most difficult to accept? Yung pong humiliation, yung pong character assassination nang gagaling mismo within the body of Christ. Kapwa Kristiyano nagkakagatan po. Hindi na siguro nagkakagatan ngayon. Nagsasakmala na. Imagine po ninyo. For me, it's so easy to accept na i-persecute po ako ng isa pong unbeliever. Because tanggap ko po yun. The Lord Jesus Christ was persecuted. Paul was persecuted. Peter was persecuted. Everybody in the Bible persecuted. So kung sila narasan po ng ganun bagay, narasan po natin. But persecution inside the church, he started questioning yung paglilingkod ng bawat sa atin. I was persecuted, not by the believer, but even the leaders of the church. Hindi ko po matanggapin ganun pong bagay. There's a big questions in my life. Ang lagi ko pa sinasabi, God is my vindicator. God will avenge me. Kung ako po'y magre-retaliate, and I can do that also, then I lose my crown of life. Nawala na yung crown of life ko. Supposed to be, malapit na isapit ng ating Lord eh. For so many years, na titiis ka, hinahama ka, sinisira ka,
to the extent na kala mo talaga parang sabi ko like ko sinasabi parang kang may ketong walang pwedeng lumapit sa iyo. Bakit? Kasi daw yung akin daw kasalanan ang nakakahawa. It is a spiritual sin kaya nakakahawa kaya walang lalapit sa iyo. For so many years tinis ko po yun. Siguro sabi ng Lord eh anak malapit na yung crown of life. Sige lang. Then one day bumigay ka pumatol ka sa mga tao ito. Naku, sabi ng Lord, sayang yung crown of life mo. Akala ko matitiis ang lahat ng bagay. Yung pala, sinayang mo lang. So every humiliation na makadanas po nito, even those brethren na maaaring naranasan po ng bawat sapsap na nakulong, and yet they continue worshiping the Lord God, they have a crown of life. Kaya tawag sa crown of life na yan is a martyr's crown. Ito yung mga martyr na even why mo na yung buhay ko. I will not say. May isa po ako napanood na Facebook. Recently na po. I don't know kung matagal na po ito. Hindi naman po siya IS. Naman po ISIS. They killed these people. No? Parang bang nakakatawa sila. Well, the audience early, nanonood pinaka-audience. Pinagsisipa. There is small child. Mga bata pa po yung mabahay na ano. Ang ginawa po ng pinaka-leader na nagpakaawa siguro isa na walk dito dahil sinipa, kinuha po yung daril, dinaril po sa ulo. And I heard that this is for defending their faith sa martyr's crown. Kaya sabi ko, kahit yung coronavirus siguro, people, they cannot stop worshiping God. For me, it is an spiritual battle. Those sicknesses na namabas po, it is a spiritual battle. There is a connection in the spiritual world. Pag maaari po yung mga medical people natin dito, makasabihin na iya, hindi po, ano po yan? Because yung kinain nilang bat, kinain nilang penguin, ano yan? Pangulin, o kung anumang pinakakain. Yun ang pinakadahilan po yan. All this is related to the spiritual world. Kaya maaaring kaparaanan po ito in order to stop the church. But the GCC will not stop worshiping the Lord God. 100% so. Pangatlo po, the crown of glory. What is the crown of glory? The sample news here is how to shepherd the flock. Sabi, ito po yung mga nangangalaga na po. Kaya sigurado si Kuya Eric, ako po, meron lang kami yung crown of glory. Automatic po yan. Bakit mo naman sabi kapatid, once you step to become a leader of the church, automatic po yung crown of glory mo. Ito yung mga nagsishepherd. Ito yung mga nangangalaga, namumuna sa iglesia. So kaya, meron tayong crown of glory. At least meron tayong isang crown of glory. Hindi na siya. Kaya ang challenge sa inyo. Para hindi pa yung masira, automatic po yan. Ay, gusto ko maging leader. Mag-leader po kayo ng iglesia. Hindi naman but because of this crown of glory. But definitely, ito po yung price ng ating Lord. Sa mga nagsishepherd. Kaya ang tawag ko nga po dyan ay Elder's Crown. Ikaw ay worker ng ating Panginoon, then you have the Elder's Crown. Meron kang crown. And number four po is the crown of righteousness. What is the crown of righteousness? To those who put the good fight of faith. Ito po yung mga hindi nag-unwave yung kanilang pananampalataya. Tumating may yung problema, yung problema mismo, para yung eagle. Tawagin sa Bisaya, eagle. At eagle. Ang eagle po, pag nakita niya yung malaking, ano ba tawag doon? Yung pong malakas na, ano ba tawag doon? Bagyo. Pag nakita po yan, yung mga pipit, yung mga even yung falcon, lahat po yan magtatakbuhan. Kaya ang sabi ko, pagka ikaw yung nangangaso, at nakakita ka ng maraming ibon na lumilipad palayo dito, dito ka na rin tumakbo. Kasi bakit? Either may malaking pong unos yun, o may dala pong dilupyo. Tumatakbo po yun. Pero ang eagle, pag nakita po niya na malakas na yung pinakahangon, ang ginagawa po nito, he see an opportunity to fly high. Sa kanya po, yung pong malaking unos at malakas na hangin, sa kanya po yung opportunity para lumipad na mataas. He see, look at the perception ng dalawa. Yung ibang ibon. Sa kanila, pag nakakita sila ng malakas na hangin, problema yan. Tumakbo na tayo. Sa ibon, pag nakakita, sa eagle, pag nakakita siya, uy, lipad na tayo, bakit? Ayun yung malakas na hangin, no? Salubungin na natin. So dapat ganun. Yung problema dumarating sa buhay po ng tao po yan.
kahit sino po rito, kahit sabihin po ninyo matatag o maaaring lagi po naka sa iglesia, hindi nangangalala na wala po tayo problema. May problema po tayo. But every time you face your problem and you conquer your problem because of your faith, it means there's a crown of righteousness. Marami sa atin may crown of righteousness dito. Hindi lang maaaring 1 million, maaaring 5 million, maaaring billions yung ating pong crown of righteousness. So every time you're facing a problem, just conquer the problem by means of your faith. And there will be a crown of righteousness. Ipapataw po ng ating pong Panginoon sa bawat sa atin. Lastly po yung pong crown, I call it a crown of faithfulness. I don't think na makikita po sa dyan. Crown of rejoicing. Ano yung crown of rejoicing? Paul wanted to visit those brethren in different churches. Ito po yung mga soul winners. Marami sa atin dito niyan. Yung madalas mag-invite. Kung marami kayo, I don't know kung kada invitation niyo, isa pong crown. Pasansayin po tayo yung mga soul winners. Kung nakapag-invite ka ng 1,000, 1,000 na yung crown mo ng crown of rejoicing. Dito pa lang, palagay ko, babawin pa wika na. Ako yung brother, dito ko tatinalo. Palagay ko, mas maluwanag ako dito sa crown of rejoicing. Lahat po tayo pwede kumuha ng crown of rejoicing. Invite ng invite. Sabi ko nga kay Kuya Kapatid, na, Kuya, iglesia pala ni Kristi yung na-invite ni, ano, ni Boy Boy. Anong gagawin natin? Invite mo pa din. Yun ang pinakano niya kasi sinabi ko sa kanya, nung ito pinag-aaralan ko po ito, hindi ko sabi sa kapatid na, magkakaroon ka ng crown of rejoicing pag nadala mo sa ating Panginoon yan. Kasi ang tawag po dyan is a soul winner's crown. Kaya yung kapatid natin dito, na nakabakasyon, palagay ko napakadami nitong souls winner's crown na ito. No? These 5 crowns, basta Tagalog ay corona. Yung coronavirus po, iniiwasan po yun. Tinatakbuhan. Pero itong crowns na ito, dapat ito lang admire natin. Itong mga corona na ito. Let it be a motivation sa bawat supos natin. As I said, pag marami po ang crown, mas maganda po yung glory natin sa langit. In the book of Revelation, nasabi po that every time that the Lord Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords, lalabas po yan, there will be a trumpet of sounds. The King of Kings is coming out. Ang ginagawa po natin yung lahat ng ating pong crowns, inuubad po yan in order to give sa ating pong Panginoon. Just to acknowledge Him that I done these things because of you. So I'm returning back the glory because you are the one who deserves this glory. Eh kung paano ko nagtotorotot, kuha ka pala niya. Wala pala akong crown. Wala pala akong crown. Ano yung hiyatag mo sa atin, Panginoon? Ang sabi na bagamat, ikaw iligtas, pero lahat ng ginawa po ninyo, lahat po yan ay masusunog. Kaya ang challenge po lagi is that every time na nagkataano kang mga sa ating Panginoon, be truthful na. Huwag na natin haluhan ng kung ano man yung meaning. Sabihin, totally, yun lang ang tagang gagawin natin maglikod sa ating Panginoon. Maglikod na tayo ng totoo. And let us aim for these 5 crowns na ipinangako po ng ating pong Panginoon. Pagkakat na sa Panginoon sa langit, sabi natin ng, well done, my good and faithful servant. Napakasawa. No? Akad ni Kuya Lito. Lito, Diablo. Well done, my good and faithful servant. Imagine nyo, the Lord Jesus Christ is saying these things to you. Nasa langit ka. Ah, sigurado na, yapang-yapang mo. Nakatayo ko kasi. Diba? Yun ang pwede mong ipagyabang. Kundi ano man yung mga bagay dito sa lupa. Yun ang pwede mong itaas, no? Pag sinabi ng ating Lord na, well done, my faithful and humble servant. Kailan mangyayari ang Bema Judgment? Nobody knows. Wala po nakakalang when the Lord Jesus Christ will come back. Kahit even yung mga mahuhusay na preacher at mga prophet na kiniklaim po nila rito, nobody knows when these things happen. Maaari ngayon after ng service natin. Pagkain po natin, pagsubulan, susubo pa lang, nasabihin mo, judgment ka na pala. Lord, hindi pala subo yung sampo pagkain sa labas.
nasa Bema judgment na po tayo. Maaaring bukas. Hindi po, wala po nakakaalam. But one day for sure, hindi mo pwede takbuhan o takasan itong event na ito. Darating at darating na individual. It is not by group. GCC, pasok! Sige, mag-account kayo. Anong ano nyo? Hindi po ganun. Isa-isa po yan. Pastor Eric, come. And it will be witnessed by all these armies of heaven and the angels. Angels, tingnan mo yung ginawa ng Pastor Eric. Yung ba kanyang pagiging pastor, ay tunay na pastor. Then it will come to fire. Alam niyo po ba kung ano yung sinasabi nito na magtatest ng fire? Pag sinabi natin fire, ano ba madalas ang nagsisimbolo po ng fire? It is the Holy Spirit. This is the reason why us, meron tayong Holy Spirit, sa pagkaalam na alam ng Holy Spirit, kung yung ginagawa natin ay totoo, hindi. Kaya nga pag dumating yan, tatawagin ka agad. Oh. Ah, second na yan. Pinaka-second gadget. Sige nga, at ikaw kasama niya. Tingnan mo nga ang ginawa ni Pastor Eric kung tama. Pagkilaking mo, patong ng corona. Pag coronavirus po, corona ang pinakalap mo niya. Tinignan ulit, patong mo ng corona. Imagine mo si Pastor Eric na pinapatong ng corona yan. Ganun ang galing yan eh. Kasi bigat na ng corona talaga. At tama niya. Ganun po ang nangyayari po sa lupa. Asa langit. Asa Bema judgment. Hindi po natin alam, at tulad na sinabi ko po, but definitely, it will come to pass sa bawat isa po sa atin. There is a rumors of war between Korea, South Korea and North Korea. A rumors of war between America and Iran. A rumors of war between Russia and Turkey. All these peoples are key countries regarding for the second coming of the Lord Jesus Christ. And there is some, how many sicknesses na ang nalikas sa mundo na wala pong cure, incurable. All these things is leading to the second coming of the Lord Jesus Christ. Nung tinawag siya, when you will come back, Lord, as the days of Noah. Lagi natin sabi ng days of Noah, ano po ba? People are corrupted. I don't care. Yung pong pinag-aralan po namin, abortion, yung pong same-sex marriage, LGBT, gusto sila po yan, napakadami po yan, kung anong pa pinaglilikap. They're trying to justify things by means of their head knowledge. Tama naman ah, ang Kristiyano pag pinagang ganyan, parang tama naman sinabi ng matalino na ito ah. Parang tama. Alalahanin po natin, pag binanggit po natin parang tama, ang sasabihin niya, parang demonyo rin ang dating sa inyo. Ang ibig sabihin lang po is that lahat ng bagay po nangyayari na po ngayon, even in the social media, imagine po nyo, napakadami na po na nagbabago sa mga bata sa panahon ngayon. They're trying to corrupt their mind. Lahat po ito is the same as the days of Noah. Kaya sabi nga lagi natin, every preacher pinangangaral po nila, the day of the Lord will come soon. Will come soon. Assuming po na isang linggo na lang ang pagdating na ating pong Panginoon at darating na po siya. The first thing that the Christian will do is what? Kakandarapa po sa paggawa ng mabuti. Because he knows that after a week, the Lord will come. Kaya hindi sinabi ng Lord kung kailan siya darating. But definitely, as we always proclaim, the Lord Jesus Christ will come very, very soon. And these things is a warning on us. God is not mock. You cannot mock God. Sabihin, talaga pong mangyayari po ito. Let us challenge lagi yung ating pong sarili. Let us assess, ano na ba yung mga crown na nakuha ko? Aside from being a born-again Christian, aside being a saved o yung eternal life, meron na ba ako ito? Meron na ba ako ito? At bayan natin itong mga crowns ito at become a motivation sa bawat sa atin. Today, we'll be encouragement sa bawat sa po. God's calling is not for us only, but for everybody.
It's up to you to step up para po sa ating Panginoon. And is willing to give all discounts. Hindi po siya respectful for any person. Anybody that willing to receive this crown, he is very joyful na ibigay yung crown sa bawat sa pusatin. Let's pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Tunay nga, Lord, that we realize na marami ka pang ipinagkaloob aside from being a saved, being a children, Father God. Alam namin na marami pang crowns o marami pang kang gift na ibibigay sa bawat sa pusatin. Lord, sa oras nito, Panginoon, as we learn about the crowns, about the payment judgment, about those things na mangyayari po in the future, and nobody can escape that event, O Lord. Bayaan mo na ito, Panginoon, ay maging motivation sa amin rather than fear sa bawat isa, O Lord God. Sapagkat yung fear, hindi po nang gagaling sa iyo. But yung challenge at yung motivation, yun po nang gagaling sa iyo. Yung pong inagay mo sa bawat puso po namin, O Lord, we still, Panginoon, na running sa isang race. Hindi pa tapos yung race po namin. And we still a lot of things to achieve sa bawat buhay po namin. Tulungan mo kami through your Holy Spirit, Father God, na magawa po namin ang mga bagay na ito, Lord. As we continue to serve you, Lord, let the joy, let the happiness, and the courage, O Lord, ang malagay sa bawat puso po namin. Upang sa ganun dumating mo kami sa punto na marami po, Panginoon, nahadlang upang hindi namin makuha itong mga crowns na ito, Lord, ay makayanan po namin sa tulong po ng Banal na Espiritu, Lord God. Salamat, Panginoon! Tunay na, Father God, na tagumpay at pagpapala ang aming po nakuha sa umagang ito. Kaya, Father God, tanggapin mo ang aming po papuri, pagsapat, pagluwa natin sa tanging pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen! Amen! God bless po! Salamat po, Pastor Bernard.